ang buhay na isang-isang OFW na ina ay hindi madali. Napakasakit, napakahirap. Iiwanan mo ang sarili mong mga anak para mag-alaga sa ibang mga bata. Sa umaga, gigisingin mo yung alaga samantala yung anak mo hindi mo nagising. Magluluto ka ng almusal, magpre-prepare papunta ng school. Hatid sundo mo sila sa school, yung mga alaga mo. Samantala yung mga sarili mong mga anak, hindi mo man lang sila nagawa. Dudurukin mo yan ang ating puso, pero ito ang katotohanan at realidad. Napakasakit dahil ng isang segundo, isang oras, isang linggo, isang buwan, isang taon na lumipas ay hindi muna natin kailangan balikan kasi hindi na, wala na tayong magagawa. Kahit anong gawin natin, hindi na po natin maibabalik ang nakaraan. Napakasakit sa isang ina na mahuhulilas sa mga anak. Mahirap man ang tanggapin na sabihin natin, nag-abroad tayo dahil sa para sa mga anak, pangarap natin para sa mga anak, pero parang may mali. Hindi mo man maamin sa sarili mo, hindi mo rin maamin sa mga anak mo, ang sakit pero na sa ilalim ng puso at isip mo, araw at gabi, umiiyak. Dinadaan mo lang sa tawa, dinadaan mo lang sa ngiti. Sa tuwing sila ay nakakausap mo. Kunwaring ikaw ay masaya, kunwaring ikaw ay busog, kunwaring ikaw hindi pagod. Napakasakit, napakalungkot. Kaya habang ginagawa kong video ito, bumubuhos ang luha ko dahil miss na miss ko na ang mga ano. Kahit araw-araw ko man silang makikita at makakausap sa video call, hindi mo pa rin sila mahahawakan. Kahit sabihin natin, okay ka lang, okay lang ako, kumusta ikaw, kahit sabihin mo, okay lang ako, kahit sabihin nilang okay lang sila, pero ramdam mo na hindi sila okay dahil wala ka. Gusto nilang sabihin, gusto na lang tayong sumbataan. Buti pa yung mga alaga mo. Buti pa siya, buti pa sila kasi naalagaan mo. Samantalang kami mga anak mo, hindi. Napakasakit. Kahit hindi nila sabihin, ramdam mo yun. Ina ka eh. Kung ina ka, ramdam mo kung dumuli yung mga anak mo, mga tao. Yung mga sakit na hindi mo kayang gamutin. Yung mga pagkukulang na hindi mo kayang punan. Kahit sabihin mo natin na babawi ako pag walang araw pag uwi ko o ganito ganyan. Iba pa rin yung andoon ka. Iba pa rin yung kasama mo sila. Habang kumakain, nakikita mo sila, pinahandaan mo sila ng pagkain. Yung mga ngiti nila na may halong nung kahit masaya sila sa harapan, parang tayo lang, parang ako lang. Kunwari, na masaya pero mahirap. Napakalungkot. Isang malungkot katotohanan, mahirap ang buhay abroad. Wala na ang ina yung mga, wala na ang tatay, wala na ang ina. Napakalayo natin. Kaya kahit hindi man natin aminin sa sarili natin, pero alam natin. Paano kahirap para sa mga anak natin na iniwan natin para sa mag-alaga sa ibang tao. Masakit sabihin. Lagi nating sinasabi na para sa inyo to. Kaya kailangan nating tiisin.
ng pamamaalam na panandalian lang kasi balang araw. Matatapos yung kontrata, magsasama ulit. Pero yun pala. Akala madali. Hindi madali. Napakahirap. Napakahirap. Dahil sa oras na nagkakasakit sila, hindi mo man sila magawang alagaan. Yung oras na nagugutom sila, hindi mo man sila napapakain. Yung oras na nag-aaral sila, hindi mo man sila makatid. Yung oras na matutulog, hindi mo man sila mahaplos. Hindi mo man sila mahawakan. Masaya tayo sa harap ng kanila, kaharap sila. Kunwari. Dahil pinaramdam natin sa kanila na okay lang tayo be strong. Pero yung totoo, napakasakit. Yung durug, durug ka. Kaya habang ginagawa kong video ito, ubos din yung tissue. Yung mga surprise, yung mga okasyon, nawala tayo. Yung mga ngiti nila, yung mga birthday nila, yung graduation nila, yung mga time na may mga problema sila. Kahit makakausap sila, makakausap natin sila sa cellphone, makikita natin sila yung ngiti, pero nandun pa din yung lungkot sa puso at mata nila. Ganun din yung pagiging ina. Kahit araw-araw, kung man silang makakausap, napakasakit. Pilit kong pinatatak sa isip at puso ko na okay lang ako, pero sa likod ng lahat, sa likod ng mga ngiti, nandun yung kurot at sakit. Bakit kailangan tayong magkalayo? Nandoon na tayo, magkasama na yung mga anak. Kasama na natin sila, kasama na yung pamilya. Nakasakit isipin ko bakit hindi tayo makukontento. Kasi hindi sapat. Kasi kulang lahat. Mas lalong kulang nung wala ka na. Mas lalong kulang nung lumayo tayo sa kanila. Napakasakit. Yung sakit na hindi kayang bayaran, na hindi kayang antayan ng sahod, na hindi kayang antayan ng mga material. Kung anong gusto nila na ibibigay natin. Pero deep inside, kulang. Kahit gaano kalaki pinapadala mo, kahit gaano kaliit yung pinapadala mo, hindi pa rin sapat, not enough, kasi iba yung magmamahal in physical, yung naalagaan mo sila ng physical, yung personal mo sila, mararamdaman, kahit masaya yung nakalangitin man sila, nababasa natin sa mga mata nila, hindi mo natin sila mahag, hindi natin sila mayakap-yakap. Tinatanungan natin. Pwede rin silang nagsinungaling. Kagaya natin. At sabihin natin, okay lang ako. Kaya yun din sila. Kumusta kayo dyan? Okay lang kami. Pero deep inside, hindi sila okay. Napakasakit. Napakasakit. Yung magpirma ka ng kontrata na paghawak mo ng ballpen, kasama mo na lahat. Bago ka nagpirma ng kontrata, sinama mo na. Sinama mo na yung lungkot. Binaon mo na lahat. Binaon mo na yung sakit. Yung mga kurot sa puso. Isipin mo natin. At sabihin natin, kaya ko to dahil strong ako, I'm strong. Pero kahit gaano ka strong, makikita mo yung mga anak mo na nasa malayo.
hindi mo na lang sila mahawakan. Nakikita mo nga sila. Kaso hindi mo naman sila kasama. Mga ngiti nila. Mungwaring masaya. Napakalungkot. Hindi madali ang buhay abroad. Ay lumalaki sila. Bawat minuto, bawat oras, bawat linggo, bawat buwan, taon na lumilipas. Sa lahat ng mga pinagdaanan natin, pinagdaanan nila, wala lang tayong may tutulong. Wala lang tayong may gagawa. Wala tayong magawa, kundi ga-advise sa kanila. Nagabayan mo natin sila, pero iba pa rin yung kasama mo sila. Kaya tanging dasal ko talaga na balang araw makakasama ko rin sila. Hindi na ako mag-afga. Kaya dalangin ko na balang araw, yung isang balang araw parating na makakasama na kanyang mga ako. Balang araw yung kulang ay magiging sapat. Yung malayo, gawin natin malapit. Yung hindi natin sila nahahawakan. Bago man lang tayo linisan. Dahil hindi natin alam ang buhay natin kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. Hindi natin alam kung kailan tayo nila maririnig, kung kailan natin sila maririnig. Dahil si Lord ang nakakaalam sa ating buhay. Kaya payo ko sa mga anak, mahalin yung mga magulang niyo. Mga magulang, mahalin yung mga anak mo. Huwag na huwag niyo sila ipagpapalit kahit kanino at kahit ano. Kung may paraan na makakasama natin sila, yun ang the best talaga. Dahil ang buhay ay hiram lang. Makabukas, makalawa, isang linggo, wala ka na pala. Yung saya, yung lungkot, yung mga celebration na dumaan, hindi na natin nababalik. Nag-abroad ako, maliit pa sila, ngayon malaki na. Sakit man aminin, pero nabibigyan naman sila ng mga financial yung pagkukulang mo sa kanila, hindi mo mababayaran. Parang katotohanan. Mahirap tanggapin, pero ito ang totoo. Sulitin natin ang natitira nating oras, natitira nating araw sa mundo na kasama sila. Sikapin natin. Upunan natin yung mga pagkukulang dahil hindi na natin yun may mabalik. Na kaya natin bayaran yun. Iba yung kasama sila, iba yung trubidyo ko lang, iba. Kahit kinukumusta mo sila, nasabing okay na sila, kumakain na sila. Pero iba pa rin yung nandoon ka. Iba pa rin yung namalaki sila na kasama mo siya. Kasama mo sila. Kaya Lord, gabayan mo kami at sana makauwi na kami ng Pinas.
Parang-araw.